samahan, pero minsan di maiwasan na magapi. Maranasan masawi at iisipin mo, saka ba nagkamali, di mo na... Tama. Sa dami ng mga pagsubok mong dadaanan habang, di ba, hindi naman talaga madali. So, madalas nga, masasawi ka, magkakamali ka, pero gaya na sabi ko kanina, yung mga pagkakamali na yon, yung proseso na yon, kasi pagkatuto ang hatid sa'yo nun, karunungan. Okay? Yung karunungan na yon, eh hindi yun nababayaran, experience na nagturo sa'yo. Di ba sabi nga, experience is the best teacher. A to the Z. Dumako naman tayo dito kay Apekz. Ang bago niyang labas na track, ang title ay Tugatog, featuring Jan Roa. Okay, kalalabas lang nito, April 2. Uploaded sa Apekz. Subscribe niyo yan, mga utol. Ayan, pipindutin niyo lang to, tapos pindutin niyo yung bell. Pulayan kapag hindi ka pa nakasubscribe. So, written by Apekz, Jan Roa. Mix and master by Clamsy. Shoutout sa'yo, Clamsy. Beat produced by Jones Palesgon. Shoutout sa'yo, Joms. Ito'y beatmaker ko din, mga utol, si Joms. Anyway, siya yung gumawa nung track, yung nag-produce ng track ko na Halika. Napakahusay nitong beatmaker at producer. Okay, si video editor by Mark Gino. Okay, painggan na natin Tugatog. So, alam naman natin kung anong meaning ng Tugatog, no? Ito yung pinakamataas na antas na gusto mong marating. Kung parang Tugatog ng tugumpay. Okay, game na. Naka lang, one good thing dito kay Apekz, so hindi na uubos yung enerhiya nito o yung tinatawag na gutom. Yung gigil niya na maabot ang kanyang mga pangarap sa larangan na ito. Okay? Yan ang hindi nawawala sa kanya hanggang ngayon na alam mo yun, kita mo yung gigil niya, yung hunger for glory, kumbaga. Yun, yan hindi nawawala nan si Apekz. Yung gasolina, yung init, yung gigil, na hindi nawawala. Okay? Alam at alam nyo, yung baga, di ba, hindi man lang siya nagpapahinga, alam mo yun, talagang tuloy-tuloy siya, yung baga, yung pagiging active niya sa larangan o sa hip-hop music. Tuloy na natin. Mapabattle, no? Mapabattle, mapatugtog. Gano'n man katindi ang dago, hindi matatakot, lipad ko ay mana, natiling matayo. Di mapapagod bumangon, miski magdapa, nagsimula sa baba pa, punta ng Tugato. Yung ano, no, yung hook, mga utol, si Jan Roa to, no, yung hook na ginamit nila, yung lyrics ng hook, yung mga linya sa hook, kumpletong detalye na eh, no, maipapaliwanag na kung ano lalamanin ng ano. Ganun naman talaga dapat, kung ano lalamanin ng buong kanta para nakasummarize siya dun sa mismong hook. Well, anyway, ang sinasabi niya dun eh, kaano mang kahirap itong pagtungo dun sa tagumpay o dun sa pangarap kong puntahan, eh hindi ako mapipigilan gano'ng kamang atindi ang dagok. Hindi napapagod bumangon, di ba? Kasi gusto ko yan marating eh. Yan Tugatog, papunta sa Tugatog. Nagsimula sa baba. Papunta sa Tugatog ng tagumpay. Okay, tuloy na natin. Mukhang ano, may inspired tayo sa kanta na to. Ganda ng beat. Na parang bilhe, aabot dun sa Tugatog, mga tugma ng binte. Manggugulat sabay sabing di lang kayo yung matindi. Ako'y dinamitang din nila, nakitang nakasindi. Ako'y dinamitang din nila, nakitang nakasindi. Sasabog na, no? Pwedeng sumabog anytime. So, pero yun yung metaphor na ginamit niya, no? Sinabi niya, nagsimula sa baba. So, hindi ako mapapagod maglakbay, mga tugma ng binte. And pansinin nyo yung paggamit niya nung linya. Okay, naka-multi ito, tapos may internals kung papansinin lang natin, pero yung buong saknong mga utol eh kumpleto agad yung detalye o yung thought na pinaparating niya, 'di ba? Ako'y hindi ako napapagod, no, mga tugma ng binte. Tuloy na natin. So hindi muna natin isa-summarize na lang natin, sa summary na lang natin kumbaga. Nag-aalab at nagbabaga, hingang malalim at ibuga ang kaba, kasabay ng gabay ng mantra, nangangatal sa sabik, nakahanda na akong bahala na ihagis ang sandata sa mata ng dambuhala at gagawin ang imposible, walang
walang pagsisisi sa huli kasi alam kong hindi to simple. Walang pagsisisi sa huli, alam kong hindi. Kumbaga gagawing, handa akong gawin ang lahat. Parang yung mga yung sinasabi ng linya niya, handa akong gawin ang lahat. Para maabot ko lamang yan, yung gusto kong marating. Okay? So hindi naman ako titigil. Mga tug nga daw ang binte, mga tugman ang binte. Kumbaga mapagod man ako na mapagod sa ginagawa ko, eh hindi ako titigil. Pero alam kong hindi ito simple. Okay, tuloy na natin. Dadaan ka sa proseso, dapat mo lang tanggapin. Dahil ang gusto lumaktaw, malalaglag doon sa bangin. Nangangapa pa sa dapat na hakbangan. Nagkalat ang mga patibong at hindi patagandaan. Yung mga gustong lumakdaw, yung lumaktaw, kumbaga mag-jump agad, umangat agad, eh nahuhulog sa bangin, kadalasan nagkakamali. Kailangan mo dumaan sa proseso. Bakit? Kasi yun, yung experience na yun, eh karunungan ang bibigay sa'yo. Pero kung bigla kang overnight celebrity ka, kumbaga bigla ka nalang sumikat, you don't know, kumbaga hindi ka dumaan sa tamang proseso, eh malamang sa malamang, marami kang magagawang mali pag kahit nandun ka. Okay? So hindi ka, kumbaga hilaw ka, mahihilaw ka. Etong prosesong dinadaanan mo, eh paghahanda para sa iyong sarili, para hindi ka hilaw. Pagdating mo dun, ikaw ay purong-puro na dahil ang bit-bit mo yung mga karanasan ng iyong paglalakbay. Ganon yung sinasabi ni Apekz dito. Mahuhulog sa bangin yung mga lumaktaw, di ba? Tuloy na natin. Ang dami nagsabi sa akin, ang ganjang ka na lang. Asa pa na tantana, nagantas masampa. Diba? Ang dami nagsabi sa akin, ang ganjang ka na lang. Asa pa na tantanan, di ba? Ganon man kataas ang sampahan. Kumbaga, umaasa pa kayo na titigil ako, hindi ako titigil. Yun. So paano hanggang dito na lang ako, eh, hindi naman ako titigil. Okay, tuloy na natin. Mananatili ka lang sa pwesto mo kapag titigil ka. Tama yun. Okay, tuloy na natin. Napakasimple at napaka-precise nung sinasabi niya dito. Okay, makaka-relate kayo lahat. Hindi ang dago, hindi matatakot. Lipad ko ay mananatiling matayo. Hindi mapapagod bumangon, miski madaba. Nagsimula sa baba pa, punta ng Tugatog. Shoutout kay Joms, ha. Ang ganda nitong beat na to, ha. At abangan nyo rin yung bago namin niluluto ni Joms. Oy, excited ako dun, ha. Okay, abangan nyo rin pala yung Pinoy Hip Hop. Palabas na ngayong April. Hindi ko pa may sabi yung date, eh. Pero more probably, third week. Pipili sa kaliwat kanan, isang maling galaw, mawawala ang pinaghirapan. Isang maling galaw, mawawala ang pinaghirapan. Mamamali ng daanan, no? Kasi laging may ano, kanan at kaliwa. Hindi mo alam yung decision making. Kumbaga, doon ka pwedeng magkamali sa decision making. Kung anong pipiliin mong landas. Okay? At alam nating lahat yan. At lahat siguro tayo ay dumaan sa pagkalito. Tuloy na natin. Hindi lang isa, kundi marami ang malaking nakaharang. Matagal mo nang inaasahan, pero minsan di maiwasan na magabi. Maranasan masawi, at iisipin mo, saka ba nagkamali, di mo na... Tama. Sa dami ng mga pagsubok mong dadaanan habang... Diba, hindi naman talaga madali. So, madalas nga, masasawi ka, magkakamali ka. Pero, gaya na sabi ko kanina, yung mga pagkakamali na yon, yung proseso na yon, kasi... pagkatuto ang hatid sa iyo noon, karunungan. Okay? Yung karunungan na 'yon, eh hindi 'yun nababayaran, experience ang nagturo sa iyo. 'Di ba? Sabi nga, experience is the best teacher. Okay? Tuloy na natin. Alam ang gagawin kasi ginawa mo na lahat, inaya at nila pag-ubos pati sukli ngayon, wala nang masalat at sa pagbags. Ano 'yan, ha? Nakatalinghaga lahat na sinasabi niya, no? Wala na masalat. Tinodo mo na. Nakatodo ka na. Tuloy na natin. Sa kuna ang aking mukha, nalaglag pa nang mas mababa kung sa nagsimula. Namanhid ba ang lahat kasi lagi kong hinuhusayan. O yung akala ko nagutom, hindi na pala natutunawan. Eh, yung akala ko nagutom, hindi na pala natutunawan, no? Bumagsak pa na mas mababa pa sa simula. Isipin mo 'yon, gaano kahirap 'yon magsimula ulit. Isa yan sa pinakamahirap gawin, di ba? Pag bumalik ka sa umpisa, di ba? Pero yung will mo para abutin ulit, di ba? Parang naglalaro ka ng, ano, ng mga games, no? Pag na-game over, umpisa ka ulit. Yun. Ganon din sa tunay na buhay, di ba?
eh hindi natin may iwasan, pero pwede nating iwasan. Siyempre, kapag na-experience mo na. Okay, tuloy na natin. Gusto ko malaman, alam ko naman na di maghihintay. So wala sapagkat ang hiling ko noon matagal na sa akin na ibigay. Ang mga plano at tadhana na hindi nagsasabay. Baka sakaling tumugma kapag sa rima ko inilagay. Baka sakaling tumugma pag sa rima ko inilagay. Teka lang, bubuhayin ko lang yung ilaw natin. Kasi parang, yan, para medyo maliwanag tayo konti, no? Baka sakaling tumugma pag sa rima ko inilagay. Balikan nga natin. Ayan, mga plano at tadhana. Plano at tadhana na hindi nagsasabay. No? Plano at tadhana ay hindi nagsasabay. Napaka ano nun. No? O, totoo. Yung plano mo minsan, hindi naman yun. Ang hirap gawing realidad. Okay? Lalo pag parang feeling mo yung tadhana, naka, lumalaban, ang kalaban mo, tadhana, parang ang hirap, di ba? O, sabi niya, baka sakaling mag-iba. Kapag sa rima ko inilagay, baka sakaling tumugma o tumama kapag sa mga lyrics ko inilagay. Yun ang tuloy natin. Sakaling tumugma kapag sa rima ko inilagay. Gaano man katindi ang dago, hindi matatakot, lipad ko ay mananatiling mat... Ito, tingin ko, itong track na to ay ano, pang sariling track ni Apekz. Sa mga dinaanan niya, sinulat niya lang. Okay, tuloy na natin at para din ma-inspira yung iba sa kanyang mga ginagawa. Tuloy na natin. Tayo magpapagod bumangon, miski madapa, nagsimula sa baba pa, punta ng Tugatog. Idiretso ko meron man o wala pa kampi, handang tiisin, miski gano ka hapte. Gusto ko yun, no? Gusto ko yung linya na yun. Idiretso ko, wala mang kakampi, meron o wala mang kakampi. Baga, hindi ko naman to ginagawa para sa iba. Ginagawa ko para sa sarili ko. Handang tiisin gano'ng mga kahapde. Gano'ng mga kahirap, titiisin ko yan kasi pangarap ko to. Gusto ko marating yan. Yung Tugatog na yan. Okay? Napakatibay nung ano na yun. Pag panghahawakan mo yun, at palagay ko, matutupad mo yung iyong mga pangarap. Okay, mga utol? Handang tiisin ang lahat eh. Gano'ng mga kahirap, parang gano'n. Tuloy na natin, mga utol. Yun yun. Apat eh, meron na walang kakampi. Hanggang tiisin, miski gaano kahapte. Kahit na hilahin ay hindi malalansin. Lansetol yung parang maloloko. Madadaya, madudugas. Yun, yun lanse. Pag nilalanse ka parang ginugulang, dinadaya ka nga. Nilalanse ka parang iniilang kayo. Yun, parang ganun. Lalansihin ka. So yun. Dahil ang husay ko ngayon di na kayang itanggi. Sa tigas ng ulo di susuko pagkat sinunog na yung puti na tuwalya. Parang pinasahan ng enerhiya bigla ni Jeremiah. Gusto ko yung linya nga ano, sinunog na yung puting tuwalya. Kasi yung puting tuwalya, yung ano, yung white flag yun eh. Yung pagsusuko, di ba? Kahit sa boxing nakikita niyo pag pinapasuko na yung isang opponent, di ba? Hinahagis yung puting tuwalya, white flag. Sign ng pagsuko, peace. Parang ganon. So yun, hindi niya gagawin yun. Kasi nga, sinunog niya na yung puting tuwalya. Parang sinapian ni Jeremiah. Jeremiah yata ay yun sa Ghost Fighter, no? Tuloy na natin. Mapuputi ka na't uuwi ka. Lamog nagigitata, naging biyaya. Ang mga peklat na magsisilbing medalya. Mga peklat magsisilbing medalya, no? Magiging biyaya ang mga peklat. Gaya na sabi ko kanina, uulitin ko lang, yun yung meaning nun eh. Yung mga karanasan, yung mga sugat na natamo mo, eh karunungan naman ang kapalit. So yun, magiging medalya. Kaya sinabi niya medalya. Karunungan naman ang binigay sa akin itong mga pagkakamali ko nito o mga sugat ng kahapon. Okay, tuloy na natin. Kailangan na patunayan, walang kalaban, dapat talunin, hindi maiiwanan, walang nakaraan, hahabulin. Kung magbabalik man sa umpisa, isa lang ang babaguhin. Pupunta ulit sa tuktok at mas mabilis kong tatapusin. Ganda nun, no? Balikan ko nga. Kung magbabalik sa umpisa, no? Pupunta ulit sa tuktok. Kung mga, ano ko, magyan tawag doon, magre-restart. yung pa rin yung tatahakin ko. Pupuntaan ko pa rin tuktok. Kaya lang, mas madali ko na magagawa ngayon kasi galing na ako doon. Parang ganun. Okay, tuloy na natin. Wala nang kalaban, dapat talunin. Kalaban, dapat talunin, hindi maiiwanan, walang nakaraan, hahabulin. Kung magbabalik man sa umpisa, isa lang ang babaguhin. Pupunta ulit sa tuktok at mas mabilis kong tatapusin. Gano'n man katindi ang dago. Isa lang ang babaguhin, no?
pupunta ulit sa tuktok at madali kong tatapusin. Okay, that line, no? Tsaka ramdam mo kay Apekz yung ano niya, yung sinasabi niya. Kasi tingin ko nga personal track to. Okay? Tuloy na natin. Nanatiling mo tayo, mapapagod bumangon, miski madapa, nagsimula sa baba pa. Punta ng tuga naman ka't hindi ang dago, hindi matatakot, lipad ko ay mana. Nanatiling mo tayo, mapapagod bumangon, miski madapa, nagsimula sa baba pa. Punta ng Tugatog. Tugatog. Ang ganda ng pagkagawa ng slapback delay, no? Tugatog, Tugatog, para sa ending. Okay, and that's Tugatog from Apekz featuring Jan Roa. Sana nag-enjoy kayong mga utol. Napaka punong-puno ng inspirasyon at enerhiya mula kay Apekz ang binigay sa atin, pati na rin kay Jan Roa. Oh, shoutout din sa kay Clamsy at kay Joms Falasgon. Okay, mga utol. Hanggang doon lang muna, sana nag-enjoy kayo. Muli ako si Target Akilis. Ako'y nagpapasalamat na walang sawa sa inyo dahil wala rin sawa ang inyong pagtangkilik mula sa Real South Pride Production. O kayo mag-iingat palagi. Keep safe mga utol. God bless at saludo pa rin ako sa inyong lahat. Salamat po.